Welcome sa Movieflix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang film na thriller drama na pinamagatang Mr. Fox and Miss Rose. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang binata na nagngangalanggaw na walang malay sa isang nasirang kotse sa may bangin. Isang babaeng katutubong nayo na si Shing ay nakatingin mula sa kanya. Paglipas ng sandali, nagising sigaw at umalis sa kotse, napadpad sa mabatong lupain. Naglalakad ng ilang metro ang layo mula sa pag-crash nang nilapitan siya ni Shing at hinampas siya ng bato. Ang eksena ay lumipat sa 8 oras bago ang malagim na aksidente sa sasakyan. Si Gao, na isang mangangaso ng hiyas, ay kasama ni Shauna, ang kanyang dealer. At si Chin, ang kanyang technician, habang ang tatlo ay nakatayo sa isang bangkita, doon, nakita ni Gao ang dalawang sketchy na lalaki. Isang kotse na malapit na nagmamasid sa kanya mula sa kalye, at agad na napagtanto na sila ay mga upahang thug. Nag-goodnight si Gao kina Shauna at Chin bago pumasok sa kanyang sasakyan at umalis. Gaya ng kanyang inaasahan, pinaandar din ng mga lalaki ang kanilang makina at malapit na siyang bumubuntot sa kanya. Pinutok ni Gao ang gas at pinabilis ito, na nagdulot ng matinding habulan ng sasakyan na naging sanhi ng aksidente. Bumalik sa kasalukuyan, nagising si Gao at natagpuan ang kanyang sarili sa isang primitive ngunit kakaibang nayon dito. Kababaihan ang nangingibabaw na kasarian habang sila ay nangangaso at nagbibigay ng pangangailangan sa kanilang mga pamilya habang ang mga lalaki ay gumagawa ng mga gawaing bahay. At alagaan ang mga bata, ang mga ama ang tagapangalaga ng tahanan at nagluluto ng mga pagkain habang ang mga ina ay naglilingkod. Bilang mga gwardya at sundalo, pinoprotektahan ang kanilang mga asawa, ang nayon ay isang liblib na lugar na ganap na pinutol. Mula sa labas ng mundo dahil wala silang teknolohiya o kaalaman sa anumang produktong siyentipiko. Nalaman din ni Gao na si Shing ang reyna ng tribo at namangha siyang matuklasan nito. Sa una, hindi siya pinaniwalaan ni Gao at ipinapalagay na makatarungan ang mga taga-nayon. Mga nerdy cosplayer na may magagandang costume at perpektong setup. Isinusumpa niya si Shing at ang iba pang kababaihan na ikinainis ng magandang pinuno ng tribo. Naiinis si Shing sa kanyang saloobin at pinananatili si Gao sa isang kahoy na kulungan bilang parusa. Nang maglaon, napagtanto ni Gao na sila nga ay totoong tao. At nagpa siya na bumalik sa lungsod sa lalong madaling panahon, gayunpaman. Sinabi ni Yun-hee, ang astrologo ng tribo, kay Gao na hindi siya makakaalis sa nayon nang walang pahintulot ni Shing. Pagkaraan ng ilang oras, nakiusap si Gao kay Shing na palayain siya mula sa kulungan at dalhin siya sa kanyang sasakyan, Shing. Bagamat may pag-aalinlangan, nagpa siya na maawa sa kanya at obliges, bumalik ang dalawa sa pagbangga. Sight habang hinahanap ni Gao ang kanyang sasakyan para sa mga kapaki-pakinabang na supply, nakahanap si Gao ng metal na at mapaglaro. Iniindayog ito sa paligid, nagkamali. Hinampas niya si Shing sa ulo, dahilan para mawalan siya ng malay sa sahig. Sinamantala ni Gao ang gininto ang pagkakataon upang makatakas at nagsuot ng backpack habang tumatakbo siya sa malapit na kakahuyan. Pagkalipas ng ilang minuto, ang tangke ng gasolina ng kotse ay nagsimulang tumulo at sa lalong madaling panahon. Si Shing ay napapalibutan ng isang singsing ng nagliliyab na apoy, nakita ng mga taga-nayon ang apoy at mabilis na sumugod sa pinangyarihan habang nagbubuhos sila ng mga balde ng tubig upang mapatay ang apoy. Narinig ni Gao ang hiyawan ng mga taga-nayon mula sa kakahuyan at nakonsensya sa pag-alis. Nasa likod si Shing, nagmamadali siyang pumunta sa pinangyarihan at binuhusan ng isang balde ng tubig ang sarili. Bago pumasok sa nagniningas na singsing at binuhat si Shing palabas dito, sa mismong pag-alis nila sa site. Ang sasakyan ay sumabog, at ang dalawa ay dumaong sa isang malapit na lawa, na lubos na nakaginhawa ng mga taga-nayon. Sa sumunod na eksena, bumalik si Gao sa nayon at nakita ang kanyang telepono sa kanyang backpack. Nagpatugtog siya ng isang kanta dito, na umaakit sa atensyon ni Shing habang nagmamadali itong pumasok sa silid. Natatakot si Shing sa kakaibang device at sinubukan itong basagin, ngunit tiniyak sa kanya ni Gao na hindi ito nakakapinsala siya. Inaalok sa kanya ang kanyang earphones, at ang duo ay nakikinig ng musika ng magkasama habang si Shing ay nakatulog pagkalipas ng ilang sandali. Inihiga ni Gao ang isang natutulog na Shing sa kama, pagkatapos ay galit na galit niyang hinanap ang silid.
Umaasang makahanap ng mapa na magdadala sa kanya pabalik sa lungsod, sa kwarto. Tuwang-tuwa si Gao na nakahanap ng Sapphire Gemstone at nagpa siyang tanungin si Xing tungkol dito pagkagising niya. Kinaumagahan, sinabi sa kanya ni Xing na ang Sapiro ay regalo mula sa kanyang namatay na ina, isang sikim na Gao. Nag-aalok sa kanya ng ilang mga item, tulad ng isang mangkok ng instant noodles, isang nobela, at maging ang kanyang telepono. Kapalit ng bato, gayunpaman, tumanggi si Xing na makipaghiwalay sa hiyas, ipinaliwanag na siya yon. Pinakamahalagang pag-aari, si Gao ay nabigo ngunit nagpa siya na nakawin ang hiyas sa halip. Kinalaunan sa araw na iyon, hiniling ni Xing kay Gao na makipagkita sa kanya sa isang open field sa gabi. Para sabay nilang mapanood ang mga bituin, tinanggap ni Gao ang alok habang nakangiti si Xing. At umalis sa kanyang shed ng gabing iyon, nakahiga ang dalawa sa damuhan at nakatingin sa mabituing kalangitan, bigla. Sinunggaban ni Xing si Gao at sinubukang tanggalin ang kanyang damit na ikinagulat niya. Itinapon niya siya, at ang dalawa ay nagkaroon ng main-itang pagtatalo, nagulat si Gao. Matuklasan na sanayon, ang manood ng mga bituin, ay nangangahulugang makipagtalik, kaya naman. Kung bakit sinuntok siya ni Xing, biglang tumakbo si Gao patungo sa sanayon upang tumakas, kasama si Xing sa mainit na pagtugis. Nagalit si Xing kay Gao, at ipinakulong siya kapag bumalik sila sa sanayon. Ipinaliwanag ni Gao kay Xing na hindi niya alam ang nakatagong kahulugan ng parirala at kinuha ito sa mukha. Halaga, sinabi rin niya na kung saan siya nagmula, ang mga tao ay nagpapahayag ng kanilang mga damdamin ng romantiko. Tulad ng pagtatapat ng kanilang pag-ibig kapag ito ay nag-snow, sa wakas na iintindihan na ni Xing. Gao ngunit nagpalipas pa rin siya ng gabi sa selda habang siya ay bumalik sa kanyang shed. Bumalik sa lungsod, taimtim na hinanap ni Nazana at Chin si Gao nang hindi nagtagumpay, sinusuri nila ang daan kung saan siya. Ang kotse ay lumihis pababa sa bangin ngunit nabigo na wala, gumagamit si Chin ng drone para hanapin ang lugar. Ngunit ang isang magnetic field ay nakakagambala sa sasakyang panghimpapawid at naging sanhi ng pagkablangko ng monitor ni Chin. Pag-uwi ng dalawa, nakilala nila si Lian, isang babaeng negosyante na pinirmahan ni Gao ng kontrata. Ang kontrata ay naguutos kay Gao na makipagkita kay Lian tuwing 15 araw, at ang hindi paggawa nito ay umaakit. 60 milyong multa, sa ngayon, 13 araw na ang nakalipas mula nang mawala siya, at hinanap siya ni Lian. Nagsisinungaling si Zana na naglakbay si Gao sa mga bundok at babalik. Malapit na, hindi kumbinsido si Lian ngunit binibigyan ng 48 oras ang duo para hanapin si Gao bago siya kumilos. Bumalik sa Nayon, dinala ni Xing si Gao sa kakahuyan, ipinagtapat ni Xing ang kanyang pagmamahal sa kanya at hiniling sa kanya. Pakasalan siya habang binuhusan siya ng isang balde ng dugo ng manok. Malamang, mali ang pagkarinig ni Xing sa kanya. Kagabi at naisip niyang dugo, ang sinabi niya sa halip na isno, tulad ng magkatulad na tunog ang dalawang salita sa Chinese. Si Gao ay asar sa kanya at lumakad palayo sa pagkabigo ngunit nahuli siya sa isang bitag pagkaraan. Desperado si Gao kay Xing na palayain siya mula sa bitag, gayunpaman, hiniling sa kanya ni Xing na tanggapin ang kanyang panukala sa kasal bago niya ito gawin, at sa huli ay pumayag ang isang talunang Gao, sa kanilang paglalakbay pabalik. Natagpuan ni Gao ang isa sa mga talem ng drone ni Chin na nakahiga sa mga palumpong, pagkakita nito, nirerehistro niya yon sa kanya. Hinahanap siya ng mga kaibigan, at nagpas siyang tumakas mula sa Nayon sa lalong madaling panahon. Nang gabing iyon, nag-usap sina Gao at Xing at nagpas siyang magpakasal kinabukasan, tanong ni Gao kay Xing tungkol sa lupain ng Nayon at nalaman na mayroong isang lihim na kuweba sa kagubatan. Naisip niya na ang kuweba ay isang labasan mula sa Nayon at nagplano na gamitin ito upang makatakas, Gao. Nalaman din na ang Nayon ay may reserbang alak at nakiusap kay Xing na dalhin siya dito. Siya ay obligado, at ang duo ay nagtungo sa gitnang pantry ng Nayon, nang hindi niya nalalaman. Inihulog ni Gao ang ilang pampatulog sa bar aisles ng alak bilang isang pekana upang matamba ang lahat. Mga taga Nayon sa kanilang kasal, nang maglaon, bumalik ang mag-asawa sa silid ni Gao, at nag-alok si Xing. Kanya ang kanyang Sapphire Stone bilang isang maagang regalo sa kasal, na konsensya si Gao ngunit kinokolekta pa rin niya ang hiyas.
Nang sumunod na gabi, ang mag-asawa ay may seremonya ng kanilang kasal at inoobserbahan ang tribo. Kakaibang ritual habang si Sheng ay lumuhad at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal kay Gao. Tanggap siya ni Gao na maging asawa niya, pagkatapos nito, kumanta ang mga taga-Nayon. At tumugtog ng love song habang magkasabay na sumasayaw ang bagong kasal, upang tapusin ang kapistahan. Si Gao ay nagmungkahi ng isang toast at hinihimok ang mga taga-Nayon na uminom ng kani-kanilang mga mangkok ng alak ang nilamon ng mga hindi mapag-aalinlanganang katutubo ang inuming nakadroga, ngunit itinatapon siya ni Gao kapag walang nanonood. Makalipas ang ilang oras, nakatulog ang mga taga-Nayon habang nag-iimpake ng bag si Gao at umalis sa Nayon. Dumaan siya sa kakahuyan at kalaunan ay nakarating sa kuweba, na nag-uugnay sa labas ng mundo. Determinado, pumasok si Gao sa madilim na kuweba at sinimulan ang kanyang paglalakbay sa lungsod. Kinaumagahan, sa wakas ay narating niya ang dulo ng yungib at tumakbo sa tuktok ng isang bundok. Nakangiti habang nakikita ang malapit na kalsada. Bumalik sa bahay ni Gao, dumating si Lian kasama ang kanyang mga tauhan dahil malapit nang matapos ang 48 oras na deadline. Tinanong ni Lian sina Zana at Shin tungkol sa kinaroroonan ni Gao, ngunit isiniwalat ng dalawa na wala silang ideya kung saan. Siya ay, nang marinig ito, inalok ni Lian si Zana ng isang kontrata na maglilipat ng pagmamay-ari ng bahay sa kanya. Tumanggi si Zana na pumirma sa papeles, ngunit walang pagpipilian si Lian, sumenyas ang babaeng negosyante. Ang kanyang mga tauhan upang ay hostage ang duo, dahil si Zana ay pinilit na pirmahan ang papel gamit ang isang thumbprint. Sa kabutihang palad, pumara si Gao sa harap ng pintuan sa tamang oras upang pigilan sila. Sinamantala ni Chin ang distraction at nilalamon ang pinirmahang kontrata habang si Gao nagsasalita kay Lian. Sa huli, ang babaeng negosyante ay umalis sa bahay at nangakong makikipag-ugnayan. Pag-alis niya, bumangon si Gao at nakikisalo sa kanyang mga kaibigan, na nagtatanong kung saan siya naroon sa buong panahon. Nais ni Gao na protektahan ang mga taga-Nayon mula sa labas ng mundo. Kaya mataktikan niyang iniiwasan ang kanilang mga tanong at pagsisinungaling sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos nilang kumain, ipinakita ni Gao sa kanila ang Sapphire Gem na nakuha niya kay Sheng. Ang duo ay namangha sa bato sa loob. Hindi paniniwala dahil hindi pa sila nakakita ng Sapphire na ganoon kalaki sa loob ng maraming taon. Sa wakas, iniabot ni Gao ang hiyas sa Zana kasama ang isang sample ng lupa mula sa Nayon para sa pagsubok. Mamaya sa araw na iyon, bumisita ang tatlo. Ang tiyuhin ni Gao, si Wen, sa isang nursing home at nagsuot ng clown costume para aliwin ang mga matatandang nakatira. Sa sumunod na eksena, nagising ang mga taga-Nayon at galit na hinanap ang lugar para sa Gao. Naduraj ang puso ni Sheng sa kanyang pagkawala at hindi nagtagal, nalaman na nakatakas siya kasama ang hiyas. Pagtagumpayan ng kalungkutan, nagpasya siyang pumunta sa lungsod para hanapin siya ang astrologo ng Nayon. Si Yunhee, sa una ay hindi sumasang-ayon sa kanyang pagtungo sa lungsod, gayunpaman. Nang magmakaawa si Sheng sa kanya, dinala ni Yunhee si Sheng sa pasukan ng kuweba. At binabalaan siya na mag-ingat sa mga tao sa lungsod bago umalis ang reyna. Pagdating ni Sheng sa lungsod, naabutan niya si Yitian, isang sikat na social media influencer ng astrolohiya, na naghahanap ng babaeng co-host. Ang kakaibang kasuutan at kakaibang pag-uugali ni Sheng ay nakakaakit sa kanya interes, at nag-aalok siya na papirmahin siya sa kanyang kumpanya. Tinanong ni Yi ang kanyang manager. Ngunit ang isang nalilitong Sheng ay nag-abot lamang sa kanya ng isang card na iniwan ni Gao sa Nayon. Nakahanap si Yi ng isang numero dito at tinuntun si Gao sa isang malapit na nursing home, sa kahilingan ni Sheng. Dinala siya ni Yi sa inihayag na lokasyon upang hanapin si Gao. Pagdating nila sa nursery, nakita ni Gao si Sheng mula sa malayo at tumakbo bago niya ito makita. Nagtago siya sa likod ng ilang bushes at nagmamasid. Sheng, habang hinahanap siya, kalaunan ay sumuko si Sheng at naglakad patungo sa labasan ng bahay. Ngunit agad na tumalikod nang marinig niyang bumahing si Gao mula sa malapit na bush. Lumabas si Gao gamit ang kanyang clown costume, ngunit hindi siya nakilala ni Sheng at pinapanood lamang siya. Tumetalon palayo, makalipas ang ilang sandali, sinamahan ni Sheng si Yi sa kotse, at nagmaneho ang dalawa palayo sa bahay, habang nakikipag-usap,
Sinabi ni Yi sa isang ignorante na si Xing na ang mga clown ay hindi tunay na nilalang kundi mga tao lamang ang suot. Mga maskara na mangha si Xing sa revelasyon at mga pigura ng kakaibang payaso na nakita niya sa bahay. Sigaw talaga, nakiusap siya kay Yi na ibalik siya sa nursery, at obligado ang media influencer. Nakalulungkot, nang makarating sila sa nursery, Sigaw at ang kanyang mga kaibigan ay matagal nang wala. At si Xing ay naiwang bigo muli, nagboluntaryo si Yi na dalhin si Xing sa kanyang bahay. Ngunit ang pinuno ng tribo ay tumanggi at umupo sa isang semento sa harap ng nursery.